May vortex pa sa spoiler. Oh, ang ganda, grabe. Ang baba naman yan. PlayStation pa yung sticker niyo. Dito niyo po matatagpuan yung mga mala-high-tech po na TV na talaga namang swak na swak sa mga budget ng ating mga kabayan. How can I earn money? You know, sa February 20, gagamitin natin ang ZH2 at ipapa-change oil natin siya sa Caloocan. Saktong-sakto, meron tayong alam na magandang lugar para magpa-maintenance ng mga big bikes. And sa ngayon, si Reader, as you can see, wala siya, no? Nakasakay pa siya sa Raptor ngayon. Sa lahat ng gloves ko, isa ito sa gusto ko kasi manipis lang siya, no? Kaya lang, wala lang siyang bulsa dito. Hindi gaya nung isang gloves natin na kulay green, yung nawala sa monasteryo. At malamang sa malamang, sa Boss Iron Man Challenge, ito yung una nating susuot. Kasi, oh, ang lambot niya eh. Pakita ko si Reader sa inyo. Ito si Reader. Nakasakay pa hanggang ngayon, no? Hindi siya ganun kadaling ibaba. Update ko kayo kay Reader. At soon, magbabago na naman ang mga piyasa ni Reader dahil may papasokan tayong bagong kategory. Suot ko nga pala itong very limited edition ng Geely helmet. So ito po yung sinuot kong helmet nung nag-ride tayo sa loob ng Sepang International Racetrack sa Malaysia. At dinikitan ko na lang ng sad boys na para may konting detalye yung helmet. Plain black kasi. So every time na magpapalit tayo ng helmet, nagbabago yung audio quality natin. Hindi ko lang sure kung ano ang mas pinaka the best sa lahat ng helmet na sinuot ko. Yung placement kasi ng mic is kuminsan nag-iiba, depende sa shape ng helmet. At may mga helmet na maiksi yung chin curtain or yung cover dito sa ilalim ng baba. So kapag ka maiksi siya, nakakalusot yung hangin. So umihina yung audio natin kapag mabilis yung takbo. Kasi kinakain ng hangin yung yung sinasabi ko. Nasasapawan eh, no? Ayan o. E-scooter, ingat! Ay, di pala e-scooter, sorry. E-trike nga pala yun, sorry. E-scooter ako ng e-scooter, eh, no? Sa last vlog, yun lang lagi sinasabi ko, e-scooter, eh. Buti kinokorek ako, no? Ngayong araw, pupunta tayo sa Marikina at meron tayo pupunta ang appliance store. Ang layo sa topic natin sa pagiging motovlogger. Pero ganun naman tayo, sinishare ko sa inyo yung mga alam kong lugar na interesting. Hindi lang puro pasyalan, hindi lang puro pang maintenance ng motor. Kaya naman ako naging interested na puntahan ito kasi yung mga appliance na binibenta daw nila, sobrang mura daw. Daw ha, hindi ko pa sure. Yung technology na inilagay nila doon sa mga appliances nila is galing Korea. At matagal-tagal na rin nating hindi nakakasama sa vlog si Joseph Activate. At tas dahil sa sobrang busy niya, tatrabaho siya, work from home, no? What time is it? 1:31 PM! Nakakalungkot lang, hindi tayo makakadaan ng Skyway kasi walang way para pumunta dun eh. So mukhang mag-EDSA tayo. Susuungin na naman natin ang pagsubok ng EDSA. Wow, Nissan GTR. May vortex pa sa spoiler. Oh, ang ganda, grabe. Ang baba naman yan. PlayStation pa yung sticker niya. Ang ganda. Madalang lang makita ng ganyan na taillight eh. Ano bang sakyan to? Han? Build your dreams? Ano, anong kotse yun? Dapat pala hindi ako dito nagbayad ng tollgate. Dapat doon na lang eh. Para makatabi ako, nandito tuloy ako sa gitna. Ito yung tollgate oh. Search ko lang yung pupunta natin. Ang isa-search natin para alam din ninyo is Harry Appliances sa Sumulong Highway, Antipolo, Rizal. 35 kilometers na lang mula dito. Nandito na tayo sa Mindanao Avenue. At kapag nandito ako, naaalala ko Ducati Manila. Sayang, nakakabitin yung underpass eh, no? Ah,
nga, sabi ko nga pala kanina na magpapalit ng category si Reader. So ngayon kasi nasa pro category si Reader. Kapag sinabing pro category, lahat ng pyesa na nakalagay sa kanya is original. For example, yung brake system, Brembo, suspension na Ohlins, stabilizer na Ohlins, yung tambucho, original yun. Yung mga switch, yung clutch lever, ganon. Tapos ilang beses na nating sinali si Reader. So kahit pa paano naman, minsan nagcha-champion, kadalasan nagse-second place, ganon. Ang problema, dahil nga hindi ganon kadami ang mga lumalapag sa pro category, kadalasan ang nakakalaban lang ni Reader is dalawa lang, minsan isa lang, minsan wala. Para sa mga ibang gustong makakuha ng trophy, pabor sa kanila yun, kasi konti lang yung kalaban mo, malaki yung chance ang manalo ka. Kung hindi ka man mag-champion, magse-second place ka, pero still may trophy pa rin yun. Pero ako kasi, ang gusto ko yung nakaka-challenge na show. So paano ka ma-challenge kung wala kang kalaban? Kung meron man, dalawa lang kayo. Alam mo yun, hindi naglalaro yung mga pyesa-pesahan, yung build ninyo, kasi dalawa lang yung pinagpipilian eh. At dahil kokonti lang ang lumalapag sa pro, alam ko agad kung sino magcha-champion, kasi pesahan yan, pagandahan, palinisan ng build, diba? Ngayon, ang gagawin ko kay Reader, ibababa ko siya from pro category, mapupunta siya ng non-pro category. Kasi sa non-pro category, sobrang dami ng mga lumalapag dahil nga napakamura lang ng pyesa. Ngayon, ganito yung pananaw ko dyan. Diba, mura lang yung mga pyesa sa non-pro. Lahat ng pyesang madidiin, yung pang endgame kung tawagin, kaya na nilang ilagay dyan. So paano kung pare-pareho na kayong naka-endgame na pyesa? Kasi mura lang, diba? Ano na lang yung paglalabanin ninyo? Doon na pumapasok yung build, yung proper execution, yung linis ng gawa. At doon ka na macha-challenge ngayon. Kasi pagdating sa mga fittings, sa brake hose, sa suspension, palinisan na yan at saka pagandahan ng pag-install. At dahil sa dami ng mga lumalapag sa non-pro, macha-challenge ka at ma-inspire ka rin at the same time. Kaya kung mapapansin nyo kanina, medyo loaded na naman ng pyesa yung puting lamesa natin sa bahay. Yung iba doon, pyesa ni Reader. At meron pang paparating. Sa ngayon, stabilizer and rim na lang ang hinihintay kong pyesa bago ko baklasin yung mga original parts ni Reader. Thank you! Kapag nakumpleto na natin yung mga importanteng piyesa, ipapakita ko sa inyo bago natin isalpak kay Reader. Hindi ko alam kung mabilis yung ruta na to, pero mukhang okay naman. Pero kapag naka 4 wheels ka, matagal ang biyahe. Hindi lang ako masyado na inip dahil nakamotor ako. Buti may idea ako dito sa daan, muntik na akong umakyat dun. Wow, ito na yung SM Marikina. Ito na pala yon. Grabe, yung bilis ng biyahe. Akala ko dadaan tayo ng EDSA. So, iniwas tayo ni Google Map sa bakbakan ng EDSA. Napaka-memorable ng kalsada na to dahil dito ako unang-unang nagpa-meet and greet sa Shell Pugon. Medyo delikado lang ang kalsada na to dahil ang daming mga barriers na U-turn slot dyan, no? Tapos may mga concrete pa. Yung iba walang barrier, bigla na lang may butas na ganyan, kaya pagdating ng madaling araw, 'di ba, doon tayo napapahato kasi konti lang ang sasakyan sa kalsada, eh, no. Ayun, nakikita ko na Harry Appliances. Madali naman siyang tuntunin, kaya lang ma-traffic sa dadaanan, eh, no. Ayun yung signage nila, oh. Eh, Mercury na sa ilalim, eh. Oh, wala dito sa baba yung entrance niya, no. Baka nasa loob ng mall. Saka nagpark? Sa loob siya ng mall? Oo, oh, loob siya ng mall. Okay, so papasok tayo sa Hillside Center. Kasama natin si Joseph Activate. Let's go. Ito na yung Harry, oh. Seth, may bibilin ka ba? Hanap tayong TV. Meron tayong i-interviewin ngayon. May ari ng Harry. Sir, general manager lang. Ako yung may-ari, sir. Parang... Hello po mga ka-Harry. I'm Harry Alexa ng Harry Appliance. Kung hanap nyo po ng mga latest, advanced features ng mga appliances, dito nyo lang po yan matatagpuan sa Harry Appliance. Pero tayo na sa commercial. Dito nyo po matatagpuan yung mga mala-high-tech po na TV na talaga namang swak na swak sa mga budget ng ating mga kabayan. Po, yung sir. PlayStation, ma'am. Ay, sir, hindi po. Ay, hindi ba? Ang mga po, operating system po ng aming TV ay hindi po
Android, hindi rin po Google TV. WebOS TV ang tatalbog sa mga Android TV ngayon. So itong nakikita nyo mga kahari, ayan po ang aming Hari TV 75 inches. Ito po yung aming QLED na TV. Okay. QLED na po yan. Then ito po yung mga iba't ibang inches po namin ng TV. So magsisimula po ang aming Hari TV WebOS sa 43 inches na nagkakahalaga po ng 15,000 pesos. 50 inches na nagkakahalaga ng 20,000 pesos pero naka-super sale po siya ngayon, sir, ng 19,000 peso. Ito po yung aming Hari TV 55 inches na WebOS TV na nagkakahalaga ng 24,000 pesos pero nakasale po siya ng 23,000 pesos. So lahat po ng TV namin is libre na po yung wall bracket. 65 inches, nagkakahalaga po siya ng 35,000 pesos pero nakasale pa rin po siya ng 33,000 pesos. Ito yung pinakamalahigante naming TV na naka-temper glass na, sir. Ayan, sir. Patukin mo nga, chef. Okay, sir, para magka-TV tayo. 75,000 din. Sige, katukin mo. Ayan, sir. Okay. Sir, sa market, alam niyo po ba na ang 75 inches ay nagkakahalaga po ng 100,000 po yan. Eto, sir, mabibili mo lang siya ng 55,000 pesos, naka-tempered glass ka na, naka-web OS TV ka pa. At kung naghahanap ka ng mga premium na quality talaga ng mga kulay, yan, eto po yung mga QLED na TV. Ma'am, mukhang sumusunod yung remote mo dun sa Corsair. Yes, sir, tama po. Max Corsair. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, bakit nga po siya mas maganda sa mga ibang operating system dahil po dito sa Magic Remote na to. Okay. So sir, kahit iharang mo yan, mapapansin mo sir, nakaharang po ako dyan. Okay. Is masasensor po ng TV yan. At the same time sir, kahit ang layo ko na, kahit pumunta pa ako dun sa 10 meters away, kaya niya po masensor. Sige ma'am. Paano nga ma'am? Sige nga. Ayan sir ha? Sige, ilagay mo sa YouTube. YouTube. Ay, sinabi lang niya. Ang galing. Oh, YouTube. Yan, sir. Sa Magic Remote pa lang is panalo na po talaga. Okay. Sabayan pa siya ng Alexa Voice Control. Ah, Alexa naman yung pangalan niya, ma'am? Opo, yung voice command po niya. Yung apelido niya, Gonzaga? Oh. What is the weather today? To do a voice search, here's the weather for Manila. May voice command na rin po siya na pwede niyong kausapin, like, how are you? Magsabihan ng I love you, kasi sasagot po yan. Okay. Pwede ba namin itry? Opo, pwede. Sige. Po. How can I earn money? Unlock financial freedom, how to stop working for money. Okay. Okay. Yayaman tayo dito sa TV na to, pre. Hari TV Web OS is powered by ThinQ AI. Ano yun, ma'am? Ayun po yung mga artificial intelligent na nakaready na in the future. Artificial lang, ma'am? Walang ano? Totoo? Totoo? Andito na yung totoo, sir. Ay! Salang sa Alexa. Wi-Fi ready na rin po yan, di ba? Ang ibang mga TV po, ang kaya lang po nila sumagap ng mga internet connection is 2.4. Pero ito kaya niya pong makasagap ng 5G internet connection. Kaya kung mapapansin mo, sir, di ba? Wala siyang delay, mabilis po siya. Oo nga, ma'am. Ito yung TV na pwede ka na makapag-online class, saka online tutorial. Pwede ka mag-Zoom meeting, Google Meet. So hindi mo na kailangan, sir, ng mga black box, afford the box, TV Plus, hindi mo na kailangan. Ang kailangan nyo lang is digital antenna na ganun lang po. Kahit yung sa may TV Plus lang po ninyo, ayan. Kakabit nyo na lang po yan dyan, then sir, makakasagap ka na ng mga iba't ibang local channel. Kung mapapansin mo, sir, di ba hindi siyang parang multo? Yung parang hindi siya malabo. Kasi yes, wala si Sasdako, pre. kasi may upscaling po siyang function eh. Parang pinupunan niya yung pagiging pixelated ng TV. Kita nyo naman yung graphics, sir. Naka 4K HDR na po yan. Wala kang plate number, pre. Oh, i-overspeed ko na ito. Ito naman yung speed ko. 200! 200 ako! Hindi mo na kailangan ng PS4, PS5, or mga larong, ay mga computer. Kasi yung laro ng mga computer sa mga ganun, nandito na po sa may NVIDIA. Sa mga WebOS TV lang po may ganyan. Ayan po, pwede nilang laruin. Basta may account po sila niyan. Paano yun, ma'am, yung controls? Yun po ang maganda kasi pwede nyo po yan Bluetooth controller. Yes, pwede po, ito? Sir. Yes po. Pwede po siya Bluetooth controller siya. 1-year warranty po kami and 1-week replacement if factory defect. Tanda ko pa nung panahon ng tagtuyo. Talagang dito na ako kung saan pa ako susuot. Buti mas inugali ko pa rin pukpok ng pukpok kesa mukmok ng mukmok. Sa pangarap ay suntok ng suntok. Mga alaala nung wala pa. Mga ibang TV po, isang gang Android lang ang kaya nila mag-miracast sa kanilang TV. Pero dito, kahit iPhone ban yan at Android, pwede ka pong mag-miracast o mirroring sa ating TV. Kagaya po nito. Ma'am, ano ba yung miracast? Kung ano yung ginagawa mo sa cellphone mo, may kita po siya sa TV. Oh, pero in fairness, ang galing mag-ML ni Ma'am, ha? Naka-3 years na nga. 5 years na sila sa business na to. Ayon kay Ma'am, puro mga Korean technology. Yes po. Yung mga appliances natin dito. Wow ka talaga. Iniimbitahan po namin kayo dito sa aming main branch. Ayan, located kami sa may Hillside Centre Plaza, Sumulong Highway, Barangay Bayamot, Lower Antipolo, Rizal. Boundary lang po kami ng Marikina at Antipolo. Hindi nyo na po kailangan umakyat sa bundok. Ay, sorry. Bakit ba ganun? Sorry.
Hello mga kahari, ayan, located po kami sa may Hillside Centre Plaza, Sumulong Highway, Barangay Mayamot, Lower Antipolo, Rizal. Boundary lang po kami ng Marikina at Antipolo. Hindi nyo na po kailangan umakyat sa Antipolo. Then ang second branch po namin ay sa may Portal Mall, GMA, Cavite. We do cash on delivery within Metro Manila and NCR Plus. Meron din po kami ditong home credit at credit card. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, bili na, mag-Hari Appliance ka na. Thanks. Thank you. Ma'am, paano? Tuloy na kami. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Sa lahat ng mga appliances doon, ano lahat ng nagustuhan mo? TV. Toilet eh. Ako TV with karaoke. Thank you, sir. Okay. Ngayon, ang tanong, saan ko nilagay yung susi ko? Bakit ganun? Uso yung mga sisiw sa ulo. Bakit ganun? Ano bang istorya behind that? Aha, nung Valentine's, ang daming biglang ganyan eh. O tingin mo, dinikit nyo. Dikit kaya natin sa... Gamit mo na naman yung app na nakakakinis ha. Okay. Nag-enjoy ako sa content eh. Kahit pa paano, may natutunan tayo sa mga appliances eh, no? Okay, so I'm going to search yung bahay namin. Angeles City, 'di ba? Nice. Oh, dire-diretso. At pagkatapos, itago ang cellphone. Dahil ma-traffic na ngayon, ang oras ay alas 5. Grabe, no? Anong oras na ako lumabas ng bahay, nakarating ako dito, no? Tignan niyo yung dami ng motor. Lagi niyong tatandaan, ang alas 5, yan ay ang paglabas ng mga nagtatrabaho, kabilang ang mga nag-aaral. Kaya talagang, grabe. Basta dito huwag kang mainit, bigayan lang, pasensyahan. Huwag idaan sa init ng ulo ang sitwasyon ng kalsada. Yung singit-singit, normal yan, nasingitan ka, okay lang yan, hindi ka naman nakikipagkarera. Patungkol naman dun sa Hari Appliances, isa na lang talaga ang question dyan. Is yung tibay niya, no? Hindi pa natin mapapatunayan kung gaano siya katibay hanggat hindi tayo nagkakaroon yan, di ba? Pero buti na lang, mayroong warranty ng 1 taon. Welcome to EDSA. Okay, sarap bumalik sa EDSA. Nakakamiss yung traffic. Uy, nice bike. Kita mo naman yun. Grabe. Yung takbo namin, mga 10 kilometers per hour. Kaya ang daming namamasad ang nakamotor dito. Kasi kisa nga naman mag-taxi ka, oh. Kung masipag ka naman maglakad-lakad, eh, bus, okay din. Wala traffic. Pero kapag ka kasi motor, yun, oh, agad-agad. Talagang biyahe ka agad. Wala nang hintay-hintay ng pila, ganun. Tignan nyo si ma'am, oh, di ba? Mobit yung pangalan ng company. Hindi ko lang alam kung meron pa rin na mamasadang hindi under ng company ngayon. Yung mga habal-habal na tinatawag. Alam ko yun kasi sumakay na ako dati dun eh. Kakaibang brand to. Jator. Dashing. Ganda ng tail light to. Angas. Parang electric car din eh, no? Nice. Ninja. Ano kaya to? 650. Tunog 2 inline cylinder. Ay, ayun. Sa plate number, C650 nga. Pantas natin, oh. Mas mataas pa tayo sa footbridge, oh. Alright. Ha, nakakamiss yung Manila. Grabe. So, talagang matraffic lang sa SM North, ano? Nice. Sindihan natin yung auxiliary. Wow. Ay, sa wakas, nakikita ko na yung expressway sa pagpasok sa NLEX from EDSA Balintawak. Dalawa yan, pwedeng doon, tapos kakanan ka, pwedeng dito ka na lang sa baba. At para hindi na tayo makipagsiksikan dyan, oh, may labasan din naman pang expressway. Kasi ang daming motor, oh. But, yun, malapit lang naman, kakanan ka na dyan, no? Nako, may lumagpas na Aerox. Yun, oh, may nakasabay pa ako, oh. Ay, grabe, ang dami sasakyan dito. Ay, solid. Yeah, ang dami nating nakasabay na big bike rider din, oh. Mukhang pinang papasok nila sa work yung motor nila, oh, yan, oh. Aba, mayroon na palang exit dito. Anong exit yun? Bakit may ganun? Ay,
yan kadalasan. After kong makipagbakbakan sa EDSA, nagko-cool down muna ako dito. Well guys, maraming salamat sa tumapos ng ating vlog. At hanggang dito na lang, magdidilim na, ng oras na ba? Aba, 6 PM na pala, no? Grabe yung biyahe ko, ilang oras lang. 4 na oras lang ako nawala sa bahay, ha? Well guys, so mag-outro na lang tayo, ha? Alright, ginabi na. So sinadya akong medyo gabihin para makita ko kung tama na yung angle ng headlight. Kung nabinaba ako kasi siya. Simula nung binili ko tong Z1000, hindi ko pa na-adjust yung headlight niya kasi lagi ko naman ginagamit yung motor kapag maaraw. Pero ngayon mukhang okay naman. Ayun, nanaibaba naman. Kasi nakakasilaw eh, no? Hi guys! Speed! 4 speed!